Walang nagawa ang veteranong si Pablo Cesar Cano sa napakalakas na rising star mula sa bansang Puerto Rico na si Danielito El Zorro Zorrilla sa kanilang naging 10-round super lightweight boxing match. Paano ba naman kasi mga amigo, sa loob lamang ng 2 rounds ay tinapos agad ng 27 anyos na alaga ni former world champion Miguel Cotto ang veteranong Meksikano. Bago ang laban sa isang panayam, sinabi pa naman ng Mexicano na intensyon nilang patulugin sa first round ang hot prospect ni Cotto. Kaya naman pagtunog pa lang ng bell sa first round, talagang naging mas agresibo si Pablo Cesar Cano, kung saan makikitang kumonekta ng ilang solidong suntok dahilan upang mapatras ang undefeated na si El Zorro. Subalit ayon kay El Zorro, first round pa lang daw ay alam niyang kuha niya na ang estilo ni Pablo Cesar Cano. Kaya naman pagtungtong ng round 2 mga amigos, 2 matinding kanan ang pinakawalan nitong si El Zorro. Sa pool na sa pool si Pablo Cesar Cano, at sa sobrang lakas nga po mga amigos, delayed reaction itong si Pablo Cesar Cano. Parang inabot pa ng 5 segundo bago naramdaman ang pagkahilo. Yan po mga amigos pagmasdang mabuti ang hagupit ni El Zorro. Hindi na nagawa pang makapagpatuloy ni Pablo Cesar Cano, kaya't muli na namang tinanghal na panalo si Danielito El Zorro Zorrilla, na lalong gumanda ang kartada sa 16 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. Sa iba pang balita mga amigo, sinaguri ang Mini Pacman from Dominican Republic, Pinoy ang gustong durugin sa kanyang next fight. Ayon kasi sa ulat mga amigos, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ni na WBA regular minimum weight champion Vic Saludar at WBA minimum weight interim champion na si Eric Rosa Pacheco aka Mini Pacman. At ito nga po ay nakatakdang ganapin sa 9 Disyembre ngayong taon sa likod ng kartadang 4 wins, no losses, no draws with only 1 knockout sa professional boxing career ni Mini Pacman. Ay parang artista pa rin ang kasikatan nito sa kanyang bansa. Nakapagtala kasi ito ng 356 wins sa amateur, 4 beses lamang pong natalo. Ayon kay Kinito Henson mga amigos, inalok ng $25,000 ng kampo ni Mini Pacman ang business manager ni Vic Saludar na si Bebot Elorde upang ganapin ang laban sa Santo Domingo, Dominican Republic. Pero ang counter-offer ng ating kababayan na si Bebot Elorde ay $10,000 upang ganapin naman ang laban sa Metro Manila. Nga naman mga amigos, kampiyon kasi si Vic Saludar at challenger lamang itong si Mini Pacman, kaya mababa lamang ang alok ni Bebot Elorde. Kaya naman bilang counter-offer sa alok ni Bebot Elorde, inangat ng kampo ni Mini Pacman ang kanilang alok from $25,000 to $35,000 tax-free. Kaya naman napapayag si Bebot Elorde na sa Dominican Republic na lang ganapin ang laban ni Mini Pacman at Vic Saludar sa darating na December 9. Sa hinang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man